Redemptorist Asiana. Ito na pala yung papano, papuntang sukat. Next station, Mia Road Station. Finally, masasakyan na itong LRT1 Cavite Extension Phase 1. Ito po yung magsisimula sa Baclaran Station in Pasay to Dr. Santos Station in Parañaque. Kasama dito sa first 5 new station itong Redemptorist, Mia Road Station, PITX, Ninoy Aquino Avenue Station at itong Dr. Santos. So ito expected to reduce travel time from Parañaque City to Quezon City by almost an hour. Kita mo naman yung rush hour dito sa Bolivar, grabe, halos bumper to bumper. So itong pag-add ng additional 5 new station ay mas mag-encourage ng mga may dalang sasakyan na mag-commute na lang, lalo na pag ang biyahe nila ay simula dun sa Monumento papuntang Parañaque. So makakatipid na kayo, mabilis pa ang biyahe. So napakatagal na nitong project na to, ilang administrasyon na yon nakalipas. So ngayon, i-feature natin itong lahat ng station na kasama sa Phase 1. Nandito na tayo sa Baclaran ngayon. So finally ka ba nito, sasakay tayo ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. So today is Sunday. Umaga tayo magsimula ngayon dito para kon medyo konti pa yung mga pasahero. Kasi mas marami dito kapag rush hour. Alright. So dito tayo hihinto ngayon dyan sa may LRT Baclaran Station. Kasi dito yung huling part. Tapos yung kasunod dyan, Redemptorist, yun yung extension niya. Okay, ganito pala yung sitwasyon dito sa Baclaran pag umaga. Meron na mga Christmas decoration. Ano ba yun? Mga sale, 2 for $180. Mga damit, oh. Yung mga dang pangbilihan ngayon, pang regalo ngayon Christmas. Ito na yung Baclaran Station. Meron din kwan doon, ticket vending machine. Dito naman, 2 pila din pala, mahaba to. Subukan natin tong ticket vending machine. So single journey tayo. Dito muna tayo sa Redemptorist. So 15 pesos, dalay ko lang pera ito kabay, no? Ayun, lalabas yung ticket. Ayun, ito na. Ating sukli. Ayun, puro coins. Ito na pala yung papuntang sukat. Kamali din ang pasok kanina. Ito. So ito yung bagong way pala sa sukat. Bali, actually sa Redemptorist muna tayo. Konti pala mga pasero dito, yun. Ayun, bilang pa lang. Yan na, dyan na yung train. Wow! Ito na kabayo na, sakto. Itong bagong generation train gagamitin, no? Ito yung 4th generation train. Ganda ng bagong train, ang lamig. Redemptorist Asiana Station tayo. Yun, no? Alright, so ito na yung extension.
Station. Approaching Redemptorist Asiana Station. Redemptorist Asiana Station. Redemptorist Asiana Station. So, ito na yung Redemptorist Station. Wow! Ganda! Okay, tara! So pag pupunta kayo ng pagsasakay kayo ng UB Express or mga pagsasakay kayo ng public utility vehicle, pwede kayong bumaba dito. Ito ay malapit sa Rojas Boulevard. Marami na rin pa sir bumaba dito. Guys. Ayun, so mga ilan ko lang minutes. Simula dun sa Baclaran, papunta dito. O diba, sa bus dito, meron na ring Axe Footbridge. Magpupunta kayo dyan mismo sa Rojas Boulevard Service Road. Pero mukhang sirado pa itong footbridge. Yan, so dito meron yan sakayan ng mga taxi, jeep, tsaka bus. So malawak naman yung espasyo dito. Redemptorist Asiana. Ngayon itong packet niya meron ding elevator. Yun. Tapos merong escalator. Sa kabila yata yung kanina yung papuntang Baclaran. Alam mo ma'am. Amo dati jeep pala yung papuntang Sukat. Okay. Tapos dun sa Rojas Boulevard. Jeep lang, meron din mga UB Express ma'am, di ba? Meron po. Ayun. So ngayon, mas convenient kasi ko na lang isang sakay. Mamas pa. Okay, ayun na. Kamila mo yung nalapin. Parang nalawang doktor, sir. Okay. Redemptorist Station ako. Next station, Mia Road Station. Ang next station natin ang MIA. Kita mo naman kung gaano kalaking tulong itong bagong extension. Kasi dati ka ba yun, yung mga commuters, dito sila sumasakay sa Rojas Boulevard papuntang Sukat. Kita mo yung traffic dito, di ba? Yan ang sitasyon kapag rush hour. Halos bumper to bumper, no? Ito yung next station natin, itong MIA. Malapit dito sa Seaside Drive. At yan po yung dating pwesto ng Unified Customer kung saan na-demolish na. Ito po yung sitwasyon kapag rush hour. Itong mga sasakyan, papasok na yun ng Cavitex. So ang next station naman ito yung Asia World. Yeah, so ito yung sitwasyon, ang itsura ng MIA Station.
Road Station. Mia Road Station. Alright, dito natin sa Mia Station. Punti pala yung mga pasahero dito. Mga kwan pa to, mga pioneers. Exit. Grabe, ang ganda na exit to. Dito sa may Conagat, crossing. Nang papuntang ko na ito, Terminal 1 and 2. Wow. So, hindi, iwan ko lang paano makatawid dito. At sa baba muna kasi putol yung footbridge dito eh. So sa harap nito yung dating Unified Coastal Mall na na-demolish na. Ito yung maabutan niya dito sa Mia Station pagkalabas niya. Wala isang entrance dito. So magsasakay naman kayo ng bus papuntang probinsya, babaan niyo station Asia World. Alright, so papunta na tayo ngayon ng Asia World Station naman doon sa PITX. Sakto, oh. Abot lagi natin yung train, no? Grabe, ang bilis. Mabilis yung interval dito. Ilan minutes lang, may train na agad. So maraming mga train na nga naka-ready. Ang susunod na istasyon ay PITX Station. Next station, PITX Station. PITX Station pa rin tawag nila. Grabe, bilis takbo ng train, no? Then dating kong kabay, no? Unified Coastal Mall, no? Tinubuhan na siya ng talahip, no? Approaching PITX Station. Exit. Pag-exit mo kami, nakalink na to sa terminal ng PITX. Asa tama dito, exit, papunta ang kwanto, parking. Ito, papuntang ko naman to sa third floor nitong PITX. Diretso mismo sa kwanto, terminal. So kung gusto nyo mag-shopping, may national bookstore na dito. Parang ko na nga, terminal na malamol. Diba, ang ganda oh. Ito guys oh. Punta tayo sa next station, doon sa kanaman, Ninoy Aquino. So yung maganda nito sa PITX station pala, malapit lang ha. Pagkabili mo ng ticket, ito na agad yung sakay ng train. Ay, naakit ka pala kapag pabalik ka ng Monumento or Baclaran, yan no. Naakit pa kayo dito para makatawid yan sa kabila. Kaya pala mayroong hagdan dito kanina yung pagbaba natin. Kabe, no? Very modern look. So this is the PI Pranyak Integrated Terminal Exchange.
dadaan dun sa Paranaque River eh. Maganda tong view ngayon dito. Alright, nandito na tayo sa Ninoy Aquino Station. So guys, oh, mapapatingin kami itong elevator. Wow, very convenient oh. Wala yung exit pala. Exit mo, ito na yung Ninoy Aquino. Pakaliwa, papuntang SM Sukat. So dito tayo sa kabilang side pala. Exit natin. Okay, Dr. Santos, punta na tayo sa last station ngayon. Bilang pala yung mga pasahero. So guys, oh, mukhang solo natin yung ngayon. Mga ko lang sasakay dito. Next station, Dr. Santa Station. Santos Station. Approaching Dr. Santos Station. Maraming salamat sa pagsakay. Ingat po sa biyahe. You have arrived at Dr. Santos Station. Ito na yung last station ng LRT1. Phase 1 Cavite Extension. So itong sarap pala, magkakaroon ng intermodal transit hub. Yan, meron mga sakay ng mga public utility vehicles soon. So ngayon, meron ng mga modern jeep dyan, taxi, na nag-aapang para sa mga pasahero. So ito pala ay malapit din sa SM Sukat. So walking distance lang pagkababaan nyo dito sa station. So dito yung inauguration.
November 15, 2024. So ito yung concubine. Ayun yung accurate. Ayos, so ito yung concubine, intermodal lapat. Ito yung mga modern jeep, papunta ang kwanto, sukat. Ayos, naka-ready na rin. Ito yung concubine, may dana ng konti to, tubig o. Oh. Ito kabe, nakikita nyo, ito po yung C5 Soundlink Expressway. Simula dun sa Taguig, papunta ito ng Cavitex. So mukhang magkakaroon pa ng development dito mismo sa Pakanting Lote. Oh. So ngayon yung SM nandito, pang walking distance. Dito kaya tadadano. So ngayon konti pa lang yung mga nagbibiyahe dito. No? May mga taxi na. Dito, so iikot ka pala. Diyan ang SM City Sukat. Oh. Darating ka muna dito sa C5 Sukat Road mismo. So pwede kayong maghatid dito ng concubine na. Example, meron kayong ihatid dito sa Sukat Station. So meron siyang drop-off area din dyan. No? Ito yung pasukan ng mga pansasakyan. So ano masabi nyo ngayon dito sa LRT1 Cavite Extension Phase 1? So meron pa itong additional stations na supposed to be ito magkoconnect pa sa Cavite. So yan yung abangan natin, itong next phase naman. At ito naman yung LRT depot. So mapapansin mo dito halos malawak na rin itong nagawa nila.